Oh, ito pa. Tingnan mo naman to si Lacson, ha? Oh, itong si Lacson naman. Oh, ito, ha? Oh, panoorin ninyo. Si Senador Panfilo Lacson tatakbo sa ilalim ng partidong reforma na naglukluk sa kanya bilang bagong party chairman. Nakatutok si Tina Pangaliban, sir. Sa pagsabak ni Senador Ping Lacson sa laban para sa pagkapangulo, tatakbo siya sa ilalim ng partidong reforma, ang partidong itinatag ni dating Defense Secretary Renato De Villa. Kanina inihayag ng partido na si Lacson ang kanilang opisyal na kandidato, kasabay ng panunumpa ng senador bilang bagong party chairman. Ang kanyang katandem, si Senate President Tito Soto ng partidong Nationalist People's Coalition. Sinabi ni Soto na suportado ng mga kapartidong dumalo sa fellowship lunch ng NPC kahapon ang kanyang pagtakbo bilang Vice President. Ang hugpong ng pagbabago naman na binuo ni Presidential Daughter at Davao City Mayor. Kita nyo, ha? Kita nyo din ng ano, ha? Sabi ko nga sa inyo, eh, ang politika ang gulo, no? Ngayon, di ba, kaalyado dati yung si, ano, si Alvarez, di ba? Kaalyadong sobra ni Pangulong Duterte yan. Ngayon, nasa iba na. Eh, huwag kayo maniniwa. Alam nyo, eto ah, eto lang gusto kong sabihin sa inyo. Huwag ho kayong maniniwala basta-basta sa mga politikong sinasabi nila, kaalyado nila si Pangulong Duterte. Ang dami niyan. Ang dami ho niyan. Kasi malakas ho si Pangulong Duterte noon. Pero ngayon 2022, naglalabasan na talaga kung sino yung susuporta at magiging loyal kay Pangulong Duterte. Ibig sabihin ng susuporta, yung kung sino yung sabihin ni Pangulong Duterte na presidente na gusto niya, ikakampanya niya, yun ang susuportahan. Marami hong ganyan, balimbing. Panahon ng eleksyon, pakarami niyang balimbing. Tapos pagtapos ng eleksyon, pag nanalo yung isang pangulo, balimbingan na naman. Sama-sama na naman silang pupunta dun sa partido ng pangulo. Ganyan ang politika sa Pilipinas. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung mga nagsasabing kaalyado ko noon ni Pangulong Duterte, utot nyo. Makikita mo talaga kung sino yung kaalyado ni Pangulong Duterte. Pag yung panahon na sila ay bumagsak na, sila ay nalaglag na, pero and yet, nandun pa rin sa tabi ni Pangulong Duterte. Iilan lang yan. Ako, sabi ko nga sa inyo, ang talagang masasabi kong loyal lang kay Pangulong Duterte, ito, sigurado ako dito. Ah, sigo, number one yan. Siyempre, huwag na natin isama sa usapan si Mayor Sara. Anak siya, natural, loyal yun. Diba? Sigo, naturalmente, yan. Si Cayetano, yan ang sigurado kung talagang mga loyal. Hindi yan ano, hindi yan yung pag nalaglag, bumabaling. Hindi. Sino pa? Yung iba, wala na. Sa totoo lang, yung iba, puro wak na. Oh. Ano ba ibig sabihin ng loyal? Ang ibig bang sabihin ng loyal, oo lang ng oo? Hindi yon. Ang ibig sabihin ng loyal, may tiwala ka, and yet, hindi ka nag-agree sa lahat. Mr. Ching TV, happy birthday sa BF Luis M. Salamat po. At hi Agaw Sherwin Sultan. Hello po. I mean, alam nyo ako, honestly, sa totoo lang, meron din ako mga masasabi nating hindi ako pabor sa desisyon ni Pangulong Duterte. Halimbawa, yung sa face shield. Ako, hindi ko gusto yun, pero it doesn't mean, hindi ko kasi gusto yun. So, iba na gusto ko. Ha? Iba na, hindi ko na, babanatan ko na siya. Hindi ko lang gusto yung desisyon niya pagdating doon, di ba? Pwedeng ganon. Hindi naman ibig sabihin ng susuportahan mo, lahat na lang nasasabihin gusto mo. Okay? Maraming mga ganyan. And yet, may tiwala ka. Even if, yan na sinabi ni Pangulong Duterte, di sige, sunod na lang tayo. Ganun. O, di ba? Ito, tingnan ba natin? Sara Duterte, nakikipag-alyansa na rin sa iba't ibang partido. Kabilang ang pwersa ng masang Pilipino, Lakas CMD, National Unity Party, Nationalista Party, People's Reform Party, Philippine Federal Party, at Laban ng Demokratikong Pilipino. Pero hinihintay pa nilang magdesisyon si Mayor Duterte. Ayan, si Duque, ayan. Alam nyo, nung na-interview ko si... Kaya lang baka tawanan ako ni Mayor Sara Duterte. Nung na-interview ko si Mayor Sara, diba sinabi ko sa kanya, Ma'am, kayo ho ba itutuloy ninyo yung mga magagandang ginawa ni Pangulong Duterte?
At ano ho ba yung i-improve ninyo? Alam nyo, pagkatas yung sagot niya, gusto kong sanang ihirit, kaya alam, baka naman ma-offend eh. Baka naman sabihin, kapalaman ng mukha mo, Banat Bay. Sabihin ko sana, ma'am, pwede ho ba ituloy nyo lahat ng pinaginawa ni Pangulong Duterte? Baguhin nyo lang si Duque. Tanggalin nyo na lang, pwede. Yun. As in, yun ang gusto ko sana sabihin eh. Alam, baka sabihin naman ng kapalaman ng mukha nitong animal na to. Sino ka para maka-advise ng tanggalin ng ano, diba? Kaya lang, ayaw mo na, sige, ganyan. Eh, pero kung makakarating man tayo sa iyo to, Mayor Sara, kasi sabi nyo, nanonood kayo. Madam, baka naman pwedeng tuloy nyo lahat except si Duque, ha? Pwede, parang hawa nyo na. Thank you. Te, kung tutuloy sa pagtakbo bilang Pangulo. She's a second term mayor, so she has the option to run for her third term, no, as mayor, or she might decide to run also for president, no? Mm-hmm. Again, siya lang po nakakaalam yan, and she's still undergoing the process of discerning. And nabanggit po niya na she will be able to let us know pagdating po no October. Si Congressman Alan Peter Cayetano naman, pinag-iisipan kung ang Congrats to Luis M. for passing the board certification. Takbuhang posisyon ay mayor ng Taguig o pagkapangulo. Kilala siyang kaalyado ni Pangulong Duterte. At ito ang kanyang tugon sa payo ng Pangulo sa susunod na magiging presidente na magdeklara ng martial law para malabanan ang martial law. Korupsyon. I support the president. That doesn't mean I think everything he does is right or lahat ng policy niya ay tama. Si Lee Kuan Yew po, nung tinanggal niya po ang corruption sa Singapore, hindi na ngailangan po ng martial law. Sa Pilipinas po, talamak pa rin ang corruption at wala naman pong nagdi-deny nun. Pero mali naman sabihin na mas corrupt kaso sa dati or na policy ng gobyerno ang corruption. Kaya mismo ang presidente nagbibigay ng frustration sa corruption. But there are proven principles, programs, systems, laws all around the world na pwede nating i-adapt para mawala ang corruption. Sa Twitter post naman, idating Senador Bongbong Marcos na nakakasama sa mga survey para sa eleksyon 2022, sinabing bukas siya sa anumang posibilidad. May 8 linggo. Wala siyang comment tungkol sa martial law ni Pangulong Duterte. Para o bago ang filing ng Certificate of Candidacy at sa panahong yun, wala siyang support. Kipag-usap daw siya sa lahat. Si Senador Bongo, na nababanggit din sa mga survey, nagsabing hindi siya interesado sa pagiging Pangulo. Iniiwan daw niya ang kanyang kapalaran sa Diyos, sa mga Duterte, at sa mga Pilipino. Buti pa ito si Senator Bongo, no? Palakpakan. Diba? The next performance will start momentarily.